Hello mga bossing! Welcome back to my channel. Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga mananaya? At kailanman ay kahit kayo po ay lagi-laging na nataya, ay hindi naman po kayo nananalo. Or kaya kung nananalo ka man, palitiket lamang, or kakaunti lamang, at hindi pa kayo nakakadaan libo, or kaya milyon mga bossing. Ngayon po mga bossing, alam niyo po ba ang mga hindi dapat nating gawin bago tayo tumaya upang sa ganun makapanalo po tayo? Dapat ay alam niyo po ito, lalo-lalo na sa mga tao mahilig tumaya. Kung ano-ano man po yan, kung saan po kayo nataya, ay mainam na alam niyo po ito. Kaya ang video ito ay para po sa inyo. Mananaya. Asya, kamusta naman po ba kayo mga bossing? Kayo po ba'y nakakatama na malaking halagang pera or kailanman na hindi kayo nakaranas ng mga ganyan? Lagi na lamang po kayong palitiket or kaya po ay bokya. Alam niyo po ba mga bossing ko na marami po tayong mga iba't ibang mga pamahiin na pinaniniwalaan na kailangan ay huwag niyong gagawin kapag po kayo ay tataya. Unang-una mga bossing, kailangan kung kayo po ay tataya, kung ano man po ang tatayaan ninyo, kailangan ito ay sikreto. Huwag niyo muna ito ipagsasabi or ipapalandakan. Kasi once na may nakaalam na iba, minsan may mga hindi ka pa nananalo, nainggit ka agad, nanalangin ka agad ng masama na huwag kang makatama. May mga ganyan eh. May mga naringgan na rin ako ng ganyan. At meron na rin po mga hinanaing na mga bossing ko na mga iba't ibang istorya na mga ganyan ang nagaganap. Hindi pa siya yumayaman, ay nakainggitan na siya kaagad. Kaya maina mga bossing ko, isarili niyo na lamang, lalo-lalo na ang mga numero na inyo po mga tinatayaan. Okay lamang kung pamilya nyo, yung asawa po ninyo, anak po ninyo, pero yung ibang tao, at or kaya maging yung mga nasa paligid po ninyo, mas mainam, isikreto nyo na lamang. Huwag nyo lang itong ipagsasabi. Hayaan nyo na lamang po na mamamalato na lang kayo kapag po nalaman po nila na nakatama ka na. Kesa sa hindi ka pa nakakatama, ay nakontra ka agad kung ano man po yung mga pinapangarap po ninyo or ang pagtama po ninyo mga bossing. Ganun din po mga bossing ko, huwag na huwag kang tataya na ikaw po ay mainit ang ulo or kaya wala sa mood, bad trip. Naku mga bossing, hindi ka rin po makakapanalo po niyan. Kailangan ikaw po ay nasa mood. Yung tipong masaya ka na hindi mo mawari. Yan po yung mga nakakatama. Kaya kailangan kung ikaw ay tataya, siguraduhin mo na masaya ka at positibo ka. Kaya lagi ko nga po sinasabi sa inyo, kailangan positive po tayo para laging andaloy sa atin ng swerte ay positibo. Merong kakilala ko na malapit sa akin na nabanggit ko nga na ako hindi na natanggap ng negatibo. Panay positibo lamang pag mga balita sa akin, yung mga ganon. Kasi naa-adapt ko yung negative. Habi niya, di sa hapon na lang, hindi rin. Kasi sa pagtulog, naiisip mo siya, nawawalan ka na tuloy, hindi ka makakatulog. Naiisip mo siya, pagising po ninyo, mainit ang inyo pong ulo. Tanggapin niyo na lamang po ito kapag po emergency. Pero kung hindi naman emergency, chika-chika lamang, huwag niyo na po itong tanggapin yung mga negative kasi kumbaga naaapektuhan ka rin sa mga nagaganap. Kaya kailangan, kung mananaya ka, lagi kang positive. At kapag merong sa isipan yung sumagi na matatalo ka, kontrahin nyo. Sabi nyo, panalo lagi at magkakaroon ako ng maraming pera. Ayuda ng mga salitain ay mga magaganda at kalimutan nyo na po ang mga pangit na salitain kung ikaw ay mananaya. Huwag kang dadaing. Naku mga bossing, lagi kang talo dyan kapag ka ikaw ay halimbawa, hindi ka nakatama. Oy, talo na naman. Ganyan po sasabihin nyo. Naku, talo lagi ang magaganap po dyan. Kaya sabihin nyo, mananalo na ako bukas. Ganun po ang inyo pong sabihin mga bossing. Ngayon po mga bossing, sinasabi rin po nila, kung ikaw po ay merong maswerteng damit, yan po ay mainam na suotin nyo kapag po kayo ay tataya. Kasi maaaring dyan ka na makajakpat. Halimbawa, kayo po ay nakalimang numero, 20,000, ang inyo pong naano sa 642, mga ganyan mga bossing. Ngayon, yung damit nyong iyan, yan po ang lagi nyong susutin. Dahil yan po ay magdudulot sa inyo ng swerte na maaaring makajakpat na po kayo sa susunod. At ganoon din po sa halimbawa sa negosyo ninyo, kung kayo ay may damit na lagi malaki ang benta nyo yun. Halimbawa, ngayong araw na ito, umabot ka ng 50,000 na benta. Ngayon po mga bossing ko, yung damit mong yan, na first time mo naka 50,000, yan po muli ang suotin nyo sa susunod. Ayan po mga bossing ko ay may dulot na swerte. Basta lagi nyo rin sasabihin, pero baka naman sabihin nyo sa ibang damit, malas to, wag po ganun.
lagi pong swerte. Lagi po tayong suswertehin. Lagi pong walang araw na hindi tayo swerte. Lagi pong ganun, mga bossing. Lagi yung magaganda sasabihin po natin sa ating pong bibig. Yan po, mga bossing ko, yung mga ilan sa mga hindi dapat natin gawin na huwag mong gagawin para hindi ka matalo na naman. Para ikaw naman ay manalo, subukan niyo po yung aking machine po sa inyo. Proven po yan. Marami na ako nasaksihan ng mga nanalo ng mga ganyan po istorya. Kaya kung kayo pinaniniwala, asya, mga bossing ko, lumarga po kayo. Yung po, mga bossing, salamat po sa panonood. And don't forget to subscribe my channel. Salamat, mga bossing. Good luck po sa inyo lahat. Salamat po.